Morning po mga parikoy. Tayo po ulit nandito sa ating workshop at mayroon po tayong gagawin sa sasakyan na Mitsubishi Lancer. So ang problema po nito ay hindi na po stable yung kanyang RPM. So sinet po natin ang kanyang timing belt at nakita po natin ang kanyang timing belt ay medyo maluwag na po. At ang isa po pong problema nito na nakita po natin medyo naglalamat-lamat na po siya. So ito po ay warning na. Kumbaga, kaya kailangan po talaga na palitan na natin ito. Actually, mga car owners, mga parikoy, ang pagpapalit po ng timing belt, dapat po talaga ay binabase natin sa haba o sa layo ng natatakbo ng kanyang makina. So, ang recommended po natin dito ay magpalit tayo ng timing belt kapag po tayo ay umabot na sa 60 or 80,000 kilometers, mga parikoy. Kaya pag tayo po ay dapat may record, ay dapat po tinatandaan natin kung gano'n na po kalayo talaga ang naabot na kanyang kilometer. So, napaka-importante po nito mga parikoy dahil pag po kayo ay inabutan sa daan at naputulang kayo ng timing belt, mas malala po ang maaaring mangyari sa inyong makina at siyempre po, mas malaking gastos po ang aabutin ninyo. Kaya mga parikoy, sa pagpapalit po natin ng timing belt, siyempre kailangan din po, palitan na rin po natin yung oil seal sa kanyang main shaft sa ilalim. At ganun din po yung kanyang oil seal sa may camshaft, sa may gawing ibabaw po ng makina. At ganun din po, obligado na rin po natin palitan yung kanyang tensioner bearing. Ayan po. Set po yan mga parikoy. Kaya pag po kayo magpapalit, siya rin lang naman po at magpapalit kayo. Huwag nyo na pong meminosin o titipirin ang inyong sasakyan pagdating po sa maintenance ng pagpapalit ng inyong timing belt. Dahil ito po ang isa sa pinaka-importante nga piyesa ng ating makina na maaaring magpagdulot ng mas malaking gastos. Kaya umaagapan po ninyo ito mga parikoy, eh siyempre po, mas malaki po ang matitipin ninyo at komportable pa po kayo sa paggamit na inyong sasakyan kapag po kayo ay bumibiyahe. Kaya mga parikoy, sa mga susunod po mga araw, sana po ay abangan nyo pa po uli kami at meron pa po kami isi-share sa inyo ng mga trabaho na gagawin namin dito sa aming workshop para naman po ma-share namin sa inyo yung mga kaalaman na dapat ninyong malaman in case na magkaroon po ang inyong sasakyan ng ganitong trouble o gusto niyo po nga malaman kung paano ninyo i-maintain ang inyong makina ng sasakyan. Kaya mga parikoy, sa susunod po, mababalik po kami. Abangan niyo po ang isi-share pa po namin sa mga susunod na araw. Salamat po!